Sa eksklusibong panayam po ng GMA News, ikunento ng isa sa mga miyembro ng staff na nakaligtas sa engkwentro sa Mama Sapano ang naganap na bakbakan noong 25 ng Enero. Masama raw ang kanyang loob dahil hindi natugunan ang pangangailangan ng staff noong naiipit sila sa bakbakan. Balitang hatid ni Cedric Castillo, exclusive. January 25, mag-aalas 4 ng madaling araw. Ang plano, isang mabilis na operasyon na hindi tatagal ng isang oras para makuha si Marwan, pero hindi ito nangyari. Sinalubong daw agad sila ng malakas na pagsabog ng mga patibong. Malapit lang sa likur, parang sa taas ko lang sumabog eh. Pero naramdaman ko na may namanhid na yung likod ko doon, pero nakaputok pa rin ako. Ilang minuto lang daw ang lumipas, nagsimula na silang paulanan ng bala. Yung security nila pumuputok din. Wala na, lumural na ako nun kasi hindi ko na maangat yung baril ko. Hindi ko na ma-shoot yung magazine sa chamber na nadala kong explosive. Binigay ko sa mga kasama ko hanggang sa nag-command yung ground commander namin na assault na pasukin na yung bahay. Ilang sandali pa, nabuhayan daw ang SAF commando nang marinig ang sigaw ng mga kasama sa loob ng kubo ni Marwan. Pagkasabi na bingo, ay ibig sabihin, kuha na yung target. Yung high moral ako doon. Eh, pinilit ko na tanggalin yung Kevlar ko, yung vest ko kasi hindi ko na maangat yung katawan ko. Pinabuhat ko sa kasama ko, yung si Pioto na sino yung namatay. Inalalayan ako na tumayo para withdraw na kami. Withdraw na kami sa ilog. Hanggang sa hindi ko alam na ang laki pala ng sugat ko sa likod. Mula raw dito, hindi na sila nilubayan ng mga kaaway. Narinig na namin yung putukan sa yung burst ng putok doon sa kabilang side na yung mga 50-50 na pala yung binabanatan. Makita namin yung mga civilian na nagsisialisan sa mga bahay, daladalang mga gamit. Pag may makita kami mga armado, nagtatago kami para lang hindi kami ma-burnout. Sa plano, dapat makasama ng 84th Seaborne na siyang main effort team ang blocking force na 55th Special Action Company. Pero hindi rin daw ito nangyari. Naramdaman nilang lumalaban ang 55th SAC sa kalaban, kaya nagkaroon sila ng kaunting pag-asa. Meron kaming challenge para sumagot sila sa putok. Kami nag-uusap nung sumasagot pa yung 55th. Medyo high moral pa rin ako. Ang iniisip ko, makakalabas pa rin kami at umaasa kami sa reinforcement. Matagal kami doon sa area na yun hanggang sa hindi na sumasagot yung 55th sa amin. Sa 36 na miyembro ng 55th SAC, isa lang ang nakalabas ng buhay. Sa 38 miyembro naman ng 84th Seaborne, siyam ang nasawi. May nakalapit na lang noong alas 3 ng 25 ng hapon kasi inassault nila kami. Parang ipipinis na nila kami. Akala nila siguro patay na kami lahat doon. So, sabay-sabay silang lumapit sa amin. Ang lakas ng sigaw nila, tumatawa pa. Pinagtatawa lang kayo? Oo, tumatawa yung mga iba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Kung sari-sari na yung iniisip ko, mabuhay pa ba ako dito o hindi. Para na akong patay. Wala man lang akong magawa. Habang tumatagal daw ang putukan, isa-isa na raw nilang nakitang namaalam ang mga kasama nila. Naghahanap na rin daw sila ng reinforcement, pero walang dumating. May nagsasabi na wala na si Cordero, patay na. Mamaya, may nagsasabi na naman na wala na si Tyros, patay na. Nagsisigaw na ng sir, reinforcement sir, wala ba tayong kaskibak sir? Saan na yung mga reinforcement natin, sir? Yung mga sigaw ng mga wounded na kasama ko. Ako rin. Sumisigaw din ako ng bakit ang tagal din ng reinforcement? Bakit walang tutulong sa atin? Nang mga oras daw na tila, wala ng pag-asa. Ni minsan, hindi raw naisip ng mga SAF commando ang sumuko. Hindi para kung kanino pa man, pero alang-alang sa bayan. Cedric Castillo, GMA News.